So, kamusta mga ka-pep talk? At syempre mga ka-pajak, so nandito na naman tayo. Katatapos lang natin in-explain kung ano yung mga bike parts at mga gamit nito mga ka-pep talkers. Medyo malayo-layo pa at medyo mahaba-haba pa ang ating biyahe. So, naisip ko na rin na ituloy parang part 2 na lang to ng ating topic kung saan medyo tungkol sa love life naman ang pag-uusapan natin. Hiningi ito ng ating kaibigan na si itago na lang natin sa pangalang Yatwa. Yan. Yatwa ang kanyang pangalan mga ka-pep talkers at mga kapadyak. So ang problema niya mga ka-pep talkers at kapadyak ay ano nga ba yung dapat gawin kapag nagkaroon kayo ng breakup ng taong mahal mo. Ayun, didiretso-diretso na natin. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ano pang hinihintay mo, hit mo na yung subscribe button para maging certified ka pep talkers ka na. Isama mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga latest happening. So, kung dati ka naman na, welcome, welcome back. So, ayun, pero bago natin umpisahan ang ating vlog, so gusto ko sanang bigyan naman tayo ng konting love song na music. So, videographer, yan. Bigyan mo naman ako ng medyo makapagdamdaming tugtog para naman ganahan tayo sa ating vlog. So, ayan, maraming salamat. Medyo videographer, yan. Napaka-touching naman itong background music natin mga ka-pep talkers. So ayun, umpisa na rin natin. So ano nga ba yung dapat gawin kapag nag-break na kayo o kaya nagkaroon kayo ng breakup ng taong mahal mo? So ayun, kung normal na pag-break kung saan hindi nyo na yung mahal yung isa't isa, medyo okay lang naman yun mga ka-pep talkers. So, wala nang problema yun. So i-treat nyo na lang na magkaibigan yung mag-treat mo lang na para kayong magkaibigan and then mag-move on ka na, mag-proceed ka na sa bagong buhay mo and then ganun din naman siya. Total, okay lang naman kayo, maayos naman kayo nag-break sa bawat isa. Pero ang problema naman mga ka-pep talkers, paano kung kunyari nag-break kayo pero yung isa o kaya yung lalaki o kaya si girl ay meron pang pagmamahal? Yan yung topic natin ngayon mga ka-pep talkers. Medyo mabigat-bigat, meron tungkol sa pag-ibig naman to mga ka-pep talkers. Magpapaka-love doctor muna tayo mga ka-pep talkers at siyempre mga ka-pajak dahil nga tungkol sa love life ang pag-uusapan natin. So ayun, ang kaibigan natin si Yatwa, medyo mabigat-bigat ang kanyang nararamdaman ngayon kasi nga nag-break sila pero yun yung pagmamahal pa niya is nandoon pero parang yung girl yata. Ewan ko lang, sana nakikinig ka at sana para malaman mo kung gaano ka kamahal ng aking kaibigan si Yatwa. So ayun, paano nga ba yung dapat niyang gawin? So ayan, ito yung pinakamahirap kasing part ng pagkakahiwalay kung saan yung isa is mahal mo pa. So habang, so natural ang gagawin mo, ipaglalaban mo talaga yan. So habang pinaglalaban mo at ginagawa mo yung lahat, unti-unti ka rin nabibigo kasi nga yung pagmamahal ng isang mahal mo, wala na talaga sa'yo. So para sa'yo kaibigang Yatwa, mas mainam siguro kung yun, kung talagang mahal mo, then pag-isipan mo sa tingin mo talagang karapat, dapat mo pang ipaglaban yung pagmamahal. So yun, go for it, ipaglaban mo, ipakita mo na hanggang ngayon, gagawin mo lahat para may pakita sa kanya na mahal na mahal mo siya. Kaya nga lang, medyo hinahinay lang, huwag masyadong lahat naman, ibibigay mo. Kahit pa paano, magtira ka rin ng konti para kung sakasakaling hindi ka magtagumpay dyan sa pinaplano mo is merong natira para sa sarili mo. Kumbaga, may natira para sa pagmuling pag-uumpisa ng sarili mo sa bagong kapanata ng iyong buhay. So dumako naman tayo sa kabilang panig, yun naman yung ayaw na yan. So yun, kung ayaw mo na siya, siyempre tingnan mo rin naman, isipin mo rin sana kung bakit ayaw mo na ba talaga. So kung may issue man nun, so total pinatawad mo naman siya nun, huwag mo nang mabuhay kung dun sa nakaraan nyo. Kung noon pinatawad mo siya, then patawarin mo rin siya ngayon. O kaya kung pinatawad mo na siya, huwag na yun yung parating inuulit-ulit mo na dun ka na nabubuhay, nabubuhay ka na dun sa nakaraan mo. So siyempre mabuhay ka, wala talaga, hindi talaga magiging healthy yung relationship nyo kung nabubuhay ka lang dun sa nakaraan. So siguro mas mainam siguro kung yun nga, kung yun tapos na, pabayaan mo na, mag-move on ka na, mabuhay ka na lang dun sa ngayong hinaharap nyo para mas maging okay naman na. At siyempre siguro mas maganda rin naman kung yung ang desisyon magagaling talaga sa sarili mo, hindi yung mga sinasabi ng mga barkada mo, mga kaibigan mo, kakilala. Siyempre kung nagmahal ka para masaktan, ganun naman talaga pag nagmahal ka, automatic yan, masasaktan ka, kumbaga para magkapatid na yan. So ayun, kung mahal mo siya, siyempre ikaw lang din naman yung masasaktan pag nagmahal ka,
ikaw lang din naman yung magmamahal, hindi naman yung mga kaibigan mo o yung mga tao umi-impluensya sa'yo. So mas mainam siguro at mas maganda isundin mo kung ano man yung nasa isip mo o kaya o kung ano man yung nasa puso mo. So ayun, kaya ang payo ko na lang sa inyong dalawa, kung maghihiwalay man kayo is maghiwalay na lang kayo ng maayos, kumbaga maghiwalay kayo ng maluwag sa loob nyo ng bawat isa, yan, para kahit papano is maayos yung paghihiwalay nyo. Wala na yung singilan na kung sino man yung talaga nagmahal ng totoo at sino man yung nanloko, o kaya wala na yung bawian na binigay mo, mas marami akong binigay, mas marami akong nakuha. So ayun, kasi kung ganun lang mangyayari sa inyo na paghihiwalay nyo, wala rin mga parang hindi matatapos yung pag-aaway nyo at hindi nyo pag-iintindihan. Mas maganda yung pabayaan nyo na kung ano man yung naibigay mo, pabayaan mo na lang sa kanya, kung ano, huwag nyo naisipin. Mas maganda yung maghihiwalay kayo, maghihiwalay kayo ng maayos. Malay mo, balang araw darating, magkikita kayo. So dahil maayos kayo nagkahiwalay, malay mo, dun sa huli ang yung hinihintay lang pala is yung kailangan lang pala kanyong maghilom, kailangan lang ihilom ng panahon yung pagmamahalan yung dalawa, at sa bandang huli kayo pa rin yung para sa isa't isa. So ayun, sana kahit paano nakatulong na naman tayo, at sana may naibigay akong maayos na payo para sa inyong dalawa. So ayun, dahil naman tungkol sa pag-ibig itong pinag-uusapan natin, baka ikaw na nanonood dyan, meron ka rin bibigay na pag-ibig sa akin. So kahit mag-subscribe ka lang and then hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga happening. So ayun, malapit na tayo mga ka-pep towers, yan, medyo bibili na rin tayo, eto na tayo, bibili na tayo ng pandesal para sa ating minamahal na asawa. At syempre nga pala mga ka-pep towers at kapadyak, manatili kang tutok sa aking channel para naman ma-update kita kung ano nga ba yung maganda o kung saan ba mapupunta ang pagmamahalang ito. So i-update ko kayo kung ano yung magiging susunod na kabanata sa ating istorya dito mga ka-pep towers. So ayun, eto na tayo mga ka-pep towers, bibili na tayo at bibigyan na natin ang pasalubong natin sa ating pinakamamahal na asawa. So ayun mga ka-pep towers, mga ka-jackers, nag-aladaplas tayo doon mga ka-pep towers. So nagustuhan nyo ba yung ginawa ko para mabilisan na tayo pagbibili ng ating pandesal para sa ating mahal na asawa. So unang-una, shoutout din bago tapusin itong programa ito. Shoutout tayo kay Hana Mise, yan, kay Pilipinas Viral Trend, at syempre sa mahal nating si Elmer Kalindong, yan, maraming salamat sa solid nyo suporta. At sana palatin yung subaybayan ng ating mga susunod na mga content mga ka-pep towers. At kung kayo rin gusto nyo rin mag-shoutout, yan, mag-comment lang kayo para naman sa susunod kong vlog eh may sali naman yung pangalan nyo. So ayun mga ka-pep talkers, kapadyakers, siguro hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa aking susunod na vlog.